Matindi mga kababayan yung mga revelasyon ng mga witnesses laban kay Pacquiao sa Senate hearing ng Committee on Women and Children ni Risa Ontiveros. Ang malungkot mga kababayan, nag-iisa lang si Risa Ontiveros po. As usual, walang mga kasamang senador. Siya lang ang naninindigan. Mag-isang nagtatanong, nagkukross examine mga kababayan. Takot yung mga senador. Alam niya ninyo kung bakit yung iba mga kakampi. Kasi naniwala sila kay Pacquiao na may 8 million na members. Pero sabi ng PNP, sa kanilang evaluation, assessment. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. And po, chinek nila yung membership po. Ang estimate nila, mga 8,000 man lang. Ganon katindi, mga kababayan, si Kibuloy. Kaya napaniwala yung mga politiko, lalo na si Digo. At yung mga senador. Sabi nga natin, pag pinanood mo po yung Senate hearing ni Risa, parang nanonood ka lang ng Betamax. Triple X. Ganon kalaswa, mga kababayan. Siyempre, si Kibuloy, todo tanggi, mga kababayan. Ang daming mga witnesses po, pati doon sa kanyang angel of death na sinasabi. May private army, mga kababayan, itong si Kibuloy, sabi doon sa Senate investigation. But anyway, before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito po yung isa sa napakaraming victims ni Pacquiao. Ang sabi doon sa testimony sa Senate investigation, gustong tularan ni Pacquiao si King Solomon na mayroong 700 concubines, ay 700 wives, 700 yung asawa, at may 300 concubines. Gustong kopyahin, mga kababayan, ni Pacquiao daw, at umabot sa 200 yung mga alleged victims ng sexual abuse, mga kababayan, ni Pacquiao. At karamihan mga bata. Talagang nakakapanindig balahibo, mga kababayan. Ito, sabi dito, alleged victim faces Kibuloy in Senate, tells how he repeatedly used her. Ayan, medyo matanda na rin, mga kababayan. Pangalan niya, si Teresita Kinanhan Valdehuesa. Talagang umiyak siya, mga kababayan. Yan sabi niya sa kanyang kwento. Sabi dito, after 31 years, Teresita Valdehuesa finally broke her silence as she narrated in details during a Senate hearing the alleged sexual abuse she suffered in the hands of Pastor Apollo Kibuloy. So kwento niya yung kanyang story in the presence of Kibuloy sa Senate hearing. So sabi niya po, 17 anyos pa lang siya noong 1980 nang sumali siya sa Kingdom of Jesus Christ. Si Apollo Kibuloy anya na aking nirerespeto, whom I revered, was considered as God's anointed and his words held absolute authority. I respected him deeply, viewing him as thoroughly a man of God. Grabe po yung naging deception. Yan ang paniwala. Lahat ng members, yun ang paniwala po. Kulto nga po At sabi niya, mga kababayan, pinaniwala siya ni Kibuloy na ang pag-offer ng kanyang katawan, pati ng kanyang kaluluwa, is the ultimate sacrifice. Doon siya pinaniwalaan niya ang Son of God. So yung kanyang ordeal, nagsimula noong 1993. Kwento, mga kababayan, ni Valdehuesa. She was in Manila when she received a call from the pastor instructing her to travel to Cebu where he would share this important message. Nung dumating daw siya sa Cebu City, we arranged for him to stay at the Park Place Hotel sa Fuente Osmeña.
That evening, Anya, he instructed me to remain in the hotel while Nilda Linda, the assigned worker, returned to the worker's house. Ngayon, when they were alone sa isang suite room ng hotel, she asked... Itang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Anya, Mr. Maravillas. Ask Kibuloy if she could sleep on the sofa. Pero sabi niya, si Kibuloy, Anya, nag-insist na doon daw sa kanyang tabi, matulog itong si Teresita. So sabi po niya, sleeping beside a man I believe to be chosen by God was for me then a great privilege, Anya. An opportunity for a sinner like me. Matinding indoctrination po at deception yung ginawa ni Kibuloy. Pero Anya, what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act that left me in shock and speechless. Ginawa na siya na mga kababayan, matagumpay na ginawa yung kanyang makamundong pagnanasa dito kay Teresita. Tapos sinabi daw sa kanya, this is, Anya, the fulfillment of God's revelation. Matinding pangluloko po, mga kababayan. Paliwanag daw ni Kubuloy sa kanya na yung Diyos has revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. He also mentioned that other girls would go through him in a similar manner. Nakakapanindig balahibo, mga kababayan, talagang kagimbal-gimbal ang krimen na ginawa ni Kibuloy. So sabi po ni Teresita na yung mga sinabi niya ni Pastor were strange but she was too shocked to respond. Ang tawag niyan dito sa amin, natagal po para siyang na-hypnotize na hindi na siya nakasagot dahil nga po sa kanyang matinding paniwala kay Kibuloy. Ngayon, nung bumalik na daw siya sa Manila, she said,
she was again instructed to sleep in his room. Fear gripped me, Anya, but defying the anointed of God was unthinkable. Takot na takot siya eh. We had been taught that such disobedience, Anya, would invite a curse. Yun ang itinanim sa kanilang isipan na isang sumpa, Anya, ang darating sa iyo pag kinuntra mo, hindi mo sinunod, dinisobey mo ang nagpapakilala na appointed son of God. So sabi niya, gusto na niyang lumabas sa ministry, pero wala siyang lakas ng loob. Kaya noong February 15, 1998, naulit niya muli yung nangyari. Dahil niya sa sobrang takot ko, kaya ako sumunod. A fear mixed with anxiety that he might know how I pretended to be extremely grateful that he allowed me to be a part of his physical life. Because in all honesty, Anya, in God truly knew, I was not. So sabi niya, the following year, nag-try siya na mag-resign twice as full-time volunteer but it was rejected by the pastor. Madaling sabi, nagustuhan siya. Nagustuhan siya ng todo ni Kibuloy kaya ayaw siyang pakawalan. Kaya Anya, it was only on September 13, 1999, when she left without asking for permission from the religious leader. Pero Anya, hindi tumigil si Kibuloy. Kibuloy did not stop terrorizing her as she would allegedly send his personal bodyguard, si Alex Camia, to her place to harass her, sabi po ni Teresita. It was just 3 years ago, Anya, when she learned from Camia himself that there was an alleged order to kill her. Gusto na siyang ipapatay daw. Kasi nga po, may sabi, angel of death, may death squad po. Private army daw itong si Kibuloy. Pinaniwala po siya na ako ay may malaking kasalanan at ako'y napakasamang babae, sabi po niya sa mga senador. Nang tinanong ko kung ano ang aking kasalanan, sinabihan daw siya na tinukso ko raw si Apollo Carrion Kibuloy. Nakiapi daw ako sa mga ministro, nakipagtalik daw ako mismo doon sa workers' house at nagnakaw daw ako ng 3 million. Madaling sabi, binaliktad na siya. Siya na ngayon ang inaakusahan na kikiapid. Ginawan siya ng kwento at inakyus pa na magnanakaw. 3 million daw yung ninakaw. Tapos kwento pa mga kababayan ni Teresita na sa kanyang pagtatrabaho as a member, pinalikom kami niya ng 15 million sa caroling ng mga bata. Naghirap niyang maraming workers at members sa pagcaroling at pagsolisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may naaksidente, may nakulong, may mga na-rape. Na-rape pa na hindi na na-report dahil baka hindi paniwalaan. Sabi po mga kababayan ni Teresita Baldihuesa, isa sa mga inaboso ni Pastor Kibuloy. Ganon katindi. Pakinggan natin yung porsyon ng kanyang salaysay, mga kababayan. Ito po siya as reported by Philippine Daily Inquirer. Pakinggan po natin. I became a member of the church led by this man, Apollo Kibuloy, in 1980. Apollo C. Kibuloy, whom I revered, was considered as God anointed. And his words held absolute authority. I respected him deeply, viewing him as man of God. But I was proud to serve alongside a man I believed to be holy. But one day while in Manila, I received a long distance call from him. He told me that he had received a divine revelation intended for me and instructed me to travel to Cebu, where he would share this important message. He was also scheduled to preach in Cebu that Sunday. Upon arriving in Cebu City, we arranged for him to stay at the Park West Hotel in Fuente Osmeñang. That evening, he instructed me to remain in the hotel while Nilda Linda, the other, returned to the worker's house. When we were alone, I asked if I could just sleep on the sofa as it was a suite room. Instead, he insisted that I would sleep beside him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege
an opportunity for a sinner like me. But what altered my sense of faith and trust? Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Matindi po, mga kababayan. Ngayon, si Kibuloy po, todo tangki siyempre. Pakinggan natin ito, mga kababayan, na porsyon ng report ng Philippine Star, mga kababayan, sa Senate hearing kahapon. Yan po. Ni Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso. Nakafile na eh. Mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na members. Nakafile na nga po, kaya nga po siya arestado na. Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganun ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila yung mga adult? Nawala yung yabang po ni Kibuloy. Dati, matindi kong bumanat si Kibuloy laban kay Risa Ontiveros. Ngayon, umamo bigla, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin, na huwag kasi nagyayabang. Kasi ang kayabangan po, pag ang tao mayabang po, binabagsak ng Diyos, "He who exalts himself shall be humbled." Sabi sa Word of God. So ito na siya ngayon. Balikan natin, mga kababayan. Hindi po, wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi po. Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po. Polisiya ng kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yun? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Kaya yung kaso niya po, non-bailable, qualified human trafficking. Hindi lang dito, pati sa Amerika. Pero sabi po ng ating mga authorities, wala pa ding extradition para kay Kibuloy, yung US government. Extradition.